Nag-resume na nitong nakarang November 30 ang payout. Iban sa cash assistance, ang DSWD ay magbibigay din ng rice subsidies. Matatanggap na ng mahigit 700,000 na mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS ang kanilang retroactive payout ngayong November 30. Ito ang masayang binalita ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez sa isinagawang DSWD Weekend Report. Ayon kay Lopez, sakop ng retroactive payout ang na-delay na payout ng mga 4Ps mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Matatandang umabot sa 761,140 na mga 4Ps na natag bilang non-poor ang hindi nakatanggap ng payout dahil sa isinagawang reassessment. Ito nga po yung pinangako namin dito po sa DSWD, no empty promises, ika nga. Yes, ang siniguro natin noon, pag kayo'y retained, ito nga pong 761,140 household na retained, continuous na yung inyong payout, ano? Tuloy-tuloy na. Kaya po, ulitin natin yung inyong health grants na sabihin na natin na-delay. Ano po? Na-delay from January to September dahil nga po sa reassessment November 30, 2023. May retroactive payment kayo. Yes. Palakpakan! Para naman po sa educational grants, ano, ng January to September, February 2024, may retroactive payment kayo. Yes, no? Iba. Iba yung DSWD. Ano? Yeah. Kaya Merry Christmas po sa inyo. Nag-resume na nitong nakarang November 30 ang payout ng cash grants ng mahigit sa 700,000 na mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na na-retain sa listahan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, unang matatanggap ng mga benepisyaryo ang health grants na hindi nabigay simula nitong Enero hanggang Setyembre. Ang health grant ay non-compliance based. Samantala, ang education grants naman ng kaparehong period ay magsisimula namang iproseso pa simula sa Pebrero 2024. Ito naman ay compliance-based. Maliban sa cash assistance, ang DSWD ay magbibigay din ng rice subsidies sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Matatanda ang sinagawang reassessment sa 1.1 milyong mga natag bilang non-poor na sa 761,140 beneficiaries lamang ang na-retain sa listahan na siyang makakatanggap muli ng payout.